Hi mga kababe, ipapakita ko sa inyo ang healthy breakfast namin. Ito ay maganda sa mga may edad na at saka may karamdaman, matataas ang presyo ng dugo. Pasensya na kayo sa mukha ko ha, kasi kagigising lang, walang hilamos pa. Eh wala namang ibang titingin kasi kaya ito, original na mukha. Ito ipapakita ko sa iyo kung paano. Ano ko prepare ito? At bago yan, lilibot muna tayo. Nandito ako sa taas, sa kwarto namin. Ito, maaga pa. Ako lang. Maaga pa, early in the morning. Maganda kasi ang weather, kaya medyo maliwanag. Ito ang maliit na kitchen namin. Itong maliit na kitchen namin dito sa kwarto namin. Ano lang ito, ginagamit pang breakfast. So ito na mga kababe, ipapakita ko sa inyo kung paano ko prepare ang healthy breakfast namin na maganda sa mga may edad na at matataas ang presyo ng dugo. So umpisahan na natin mga kababe, prepare na natin. So meron dito muesli ang tawag nito. Meron apple, meron nuts, meron blackberries, raspberry. So prepare muna natin ang muesli kasi matitigas ito ang cereal, kaya babad muna natin sa milk. Kuha ako ng 2 kutsara, kalahati. Tamang-tama na yun. Tapos kuha muna tayo ng milk. Para ano, lalambot siya habang nagpre-prepare tayo. Nakababad siya ng milk. Ang milk mga kababe pala, kahit anong milk, pwede. Ito sa amin, itong gamit. Ito naman, milk namin gamit. Lactose free ito. Kasi allergy ako ng lactose. Kaya ang ginagamit namin, lactose free. Ewan ko, nung mga panahon na mahirap pa bibili ng masasarap, kung ano-anong kinakain, pwede naman. Ewan ko ngayon. Kasi siguro matanda na or pihika na ang tiyan. So, ito, isang apple. Ito naman, isa nuts. Mixed nuts yan. Kasi diba ang nuts, legumes, nagbibigay yan ng potassium, kaya maganda sa heart. Yun namang pula na maliliit, raspberry yan. Nagpo-provide yan ng potassium, which is essential to our heart function. May omega-3 fatty acid din siya that prevents stroke. So, umpisahan na natin. Ito, meron mga nuts. Diba ang nuts, mga kababe, high in potassium, kaya nakakababa siya ng blood pressure. Ito siya, raspberry, na may omega-3 fatty acid, which prevents stroke. Ito naman, blackberries, tsaka isang apple. Kudkurin natin yan mamaya, isang apple. Ito namang blackberries mga kababe. Maganda ito to those people with cardiovascular problem. May vitamin K kasi ito, na mag-stop ng arteries na titigas para hindi mag-build up ng fats. Pagsama-samahin natin ito mamaya. Ito. Itong apple na ito, ano lang ito, para harvest sa apple namin, apple tree namin sa baba. Pre-preserve lang namin. So ito na lahat, cereal, apple, raspberry, blackberry. So kudkurin na natin, oh. Ayan, kudkurin ng maigi hanggang maubos yung laman. Diba mga kababe, ang apple ay may potassium din, kaya nakaka-lower din siya ng blood pressure. Ang blackberries naman, meron siyang anthocyanins. Ang anthocyanins, which improve the endothelial cells function to our body. So anong ginagawa ng endothelial cells na ito sa body natin? Itong cells na ito, nasa surface siya
ng blood vessel natin. Nakakatulong siya sa blood flow. Ang ginagawa ng raspberry, pre-prevent niya na mag-accumulate ng mga plaque. So, ina-avoid niya para ang blood flow tuloy-tuloy. Yan ang pinoprovide ng raspberry naman, yung fatty acid niya. So, tapos na tayo mga kabibi. Nag-good-good ng apple. So, ilalagay na natin yung apple sa muesli natin na binabad ng milk. So, malambot na ang muesli natin. Cereal natin. Kasi kanina pa yan nakababad. Kaya ilagay natin lahat. Tapos, para mabasa naman ng milk yung apple, lagyan natin uli ng milk. Ayan, halo-halo muna natin. Tapos, lagyan ng milk uli. Para nababasa naman yung apple. Kasi pag hindi basain yung apple, nag-ano siya? Nag-brown. Hindi maganda tingnan. Pag masyadong parang parang luma na apple. Kaya, para ma-prevent na mag-change ang kulay, lagyan uli agad ng milk. Ibabad pati ang apple. Para ma-prevent ang discoloration ng apple. So ito mga kababe, ilagay na natin yung mixed nuts natin. Diba ang nuts natin high in potassium, which help lower the blood pressure naman. Tapos lagyan ng 5 raspberry. Ito maliliit ang nilalagyan ko para hindi nasisira agad. Mabuti yung maliit para nagagamit siya. Tapos pag naubos na, tsaka pabibili para iwas sira ba. Tapos sunod natin, blackberry. Kahit 5-5 piraso lang, tama na yun. Kompleto na yun. Diba wala ito sa atin mga kabibi, so ang replacement natin ito sa atin, banana, avocado, mango, o yung mga citrus fruits, pwede ito gamitin. Nakakababa din yun ng blood pressure. Kasi mahal naman dito yung mga fruits na galing sa tropic countries, kaya ito naman yung available namin dito. Kaya lagi ito dito. Every day, ito ang almusal, lalo na sa mister ko. So ito, halo-halo na. Mayroon na dito yung apple, blackberry, raspberry, tsaka nuts. Ito yun. Ito napaka-healthy. At huwag tayong mag-alala mga kabibi na wala ito sa atin, itong mga fruits na ito. Kasi sa atin, mayroon tayo avocado, mangga, mayroon tayong banana. Mayroon tayo, syempre, mayroon din tayong apple, So, huwag kayo mag-alala. Kasi dito, ang gamit ko, raspberry, blueberry, kasi ito ang available dito at mas mura ito dito sa amin. Sa Pinas, yung mga banana, mango, mas mahal naman yan dito kung bibilhin. Ito, mura ito, raspberry, blueberry, at saka kukunti lang naman bawat kain, kaisa lang naman kakain ng almusal, diba? So huwag kayong mag-alala na kahit hindi talaga the same ng gamit ko, as long as meron kayong Quaker oats, o tapos lagyan nyo ng banana, o lagyan nyo ng ano pang nandyan sa atin, mango, o malagyan ng melon, o ano pang avocado. Kasi yung mga yan, yung available sa atin, mahal naman dito yan kung dito bibilhin. Kaya ito lang available dito na nakakatulong. Yung blueberry tsaka raspberry, pareho lang naman yan ng avocado, banana, pareho sila ng function, nakakababa ng pressure ng dugo. Kaya ito ang pinipipare ko ng breakfast. Kasi itong mister ko, ito
mataas ang presyur ng dugo niya, kaya ito, nakakatulong ito. Kaya talagang isang apple, kada almusal, tsaka ito raspberry, blueberry, tsaka nuts. Puro lahat yan na pinipipare ko para sa kanya. Para naman, makakatulong na, bababa yung pressure ng dugo niya. O diba, kaya mga kababy, mag-start na kayo ng healthy breakfast. Gawin nyo na ito. Mag-prepare na kayo ng Quaker oats, oatmeal. Lagyan nyo ng fruits. Araw-araw para maging healthy ang buhay, malakas ang katawan, at maiiwasan ang mga sakit, lalo-lalo na ang mga high blood pressure. Sus, Diyos ko, madalas yan sa atin kasi masarap ang lechon. Kaya mag-start na kayo, mag-healthy breakfast na kayo para maiwasan yung mga maintenance na gamot sa pampapababa ng blood pressure. Subukan nyo na mga kababy. Bye for now. See you next time.